Hi, we are Rebel Rebel. Ako nga pala si Anton. Ako si Troy. Ako si Rocky. Christian. Jigs. Watch out for a new song premiering live sa... Saan niya ba? Says here, Blue Room. Di ba yan yung sa... Blue Room. Blue Room. Okay ngayon kasi ano, parang ready kaming lahat. As in, parang nandiyan na lahat ng gamit. Tapos ano na lang, segregate na lang. Kasi sa before, ako ah, feeling ko ito yung pandemic-wise. Yung lock-in yung feeling ko mas maganda for me. Kasi nga, andiyan na lahat eh. Tapos isang buo, tapos na tayo mag-shooting. Pero yung pandemic, hirap. Hirap mag-prep. Kasi kailangan mo talaga ng quarantine. Sana ma-absorb natin tong ano na to. Tong gantong klase ng work. Yung mga protocols, yung mga tsaka work ethics na parang meron tayong 12 hours lang na trabaho, na meron tapos na nag-lock-in tayo para isang buong project. Dati, mag-shoot ka ng isang pelikula, 12 days, pero isang buong taon siyang ano, iintindihin kasi nakang-staggered nung ano, di ba, shooting days mo. Ngayon, shoot ka, tapos na kami lahat, prep, shoot, tapos yun na. Tapos move on ka na sa next project, wala na segue. Parang feeling ko, ayun. Better yun for us. With or without pandemic. You know what to ask for. Say, you need that. You deserve that. So ask for it politely. Kung hindi ibigay, kunyari, sobrang kagulo talaga ng situation, wala. Wala kang magagawa. Pero kung tingin mo, parang pwede naman, hingiin mo. Tapat lang hingiin mo yun. Yun. Ngayon, alam mo na yung ano, goals mo, yung every technique. Scene. Yes. Oh. Naghahanap po yun ng acting coach, guys. Guys, sponsor. Ako sponsor. Sa pagtakas, dyan ako magaling. Eh kung mahirap, ba't ba ako magtatagal? I'm not a saint. Ano naman kung may pera ako? Wala naman yan kapag napagtripan ka na ni Lee. Some say I'm self-righteous. They say I'm a square, but I'm just trying to fight for what I think is right. Kapag nadehado ka, hindi ba lalaban? Kung may sikreto ka, itago mo sa iba. Mahirap na eh. Ako, I always strive to be a good person. Pero wala naman silang pakialam din. Siguro dapat ko nang baguhin ang image ko. Mahirap siya dahil siyempre maraming protocols, then kailangan natin i-follow yung lahat ng protocols na yon. Masarap siya dahil sa pakiramdam na kahit ang hirap mag-sourcing, pwede namin i-order online. So yun yung magandang nangyayari sa amin na pwede na i-deliver na lang sa amin. Mas nagiging closer ka doon sa mga ka-work mo, not only on our department. Kasi parang you stay in one place, parang nagiging, mas nagiging totoong family yung group, yung team. So
So hindi lang yung department namin yung nakakasalumuha namin lagi. So we get to share the taping day with everyone talaga, with everybody. Safe kasi pag magpa-present kami ng damit, through Zoom lang talaga siya. So at least hindi kami nakakalabas. So safe kami sa pandemic na to. Sanay ako sa glam, sanay ako sa pangmahirap. Parang second time ko lang siya gumawa ng for yung mga pangbanda ng mga pelikula. Sa akin maraming first time to work with Koy ng matagal. First time to work with yung sabihin natin si Mao at saka kay Gio. And first time to work with Maan. Ang tagal ko nang kakilala at friend si Maan. It's the first time na naka-work ko siya na director. So parang kami dati magkasama lang kami sa workplace. Tapos now, nagkagulatan lang talaga kami that, ay, ikaw yung director. Sabi ko parang, for me, nakakataba ng puso na makapag-share nung alam ko dun sa isang kaibigan. Si Gino Valuyas is our head stylist. Wala lang siya dito sa set dahil sa siya yung nagpre-prepare sa labas. Pero siya ang lahat ng to. Sa kanya nang galing lahat o anong pwedeng purchase namin, kung anong pwedeng gawin namin. Siya yung guide, siya lahat. Siya ang guide, siya. Sa kanya itong look na to. Lahat. Kami lang yung bumuo. Kami lang yung bumuo. Nandito kami nasa set, kami ang nag-purchase, yung ano sa iba. Ayun, so thank you Gino na binahagi mo kami dito sa pelikula. Thank you for the experience. And also, Miss Mao, thank you so much. Masayang kasama ang mga artista, ang bilis at ang gaan nilang kasama. Saya lagi. Tapos, in fairness naman sa mga batang ito, pagkabihis, bihis agad talaga sila. Tsaka ano lang, parang masaya lang lagi. One of the pinakamasayang set na nagpapahan. At tsaka first movie ko this pandemic kasi ang hirap tumanggap. Pero may mga teleserye pero itong film na to is first time kong tumanggap ng movie this pandemic. Thank you kay Direk Maan. Yes, thank you Ma. Direk Maan. Thank you so much. Dapat hindi siya pumunta rito, dapat nag-stay siya sa gilid. Para hindi niya tinakpan yung dalawa. Yes, tinakpan niya lahat, pati ni Tinis. Laki ng mama eh. Magnet pa yun. Rolly. Rolly. Malignasan. Kumusta yung paggawa ng ng henna tattoo? Okay naman po. Enjoy. Kasi masaya silang kasama lahat, sir. Trip mo ah. Thank you.
mga kaibigan ko bago pumunta sa lugar. Para mas normal nakatayo siya by that. Panahon ngayon talagang sobrang hirap dahil sobrang daming mga regulation na dapat sundin. Dapat isasanitize mo lahat ng mga brushes. Gusto ko sa project na to, sobrang accommodating lahat ng mga tao. Pati yung pinag-stayan natin, tapos lahat ng mga staff, pababae, walang nagagalit. Even direct man, first time ko siyang makatrabaho, si Madam Isha, ang ating line producer, sobrang mabait nila. Hindi sila like yung ibang production na pag first time ka lang makasama, parang baliwala. Pero ngayon dito, grabe ang bonding ng staff tsaka ng production. Kayo mga artista natin, ang sarap kasama. Pag sinabing makeup na sila, talagang on the go sila lagi. Walang nag-a-attitude, lahat sila okay. Marami pong salamat kay Ate Kat na nagsabi nitong project nito sa akin, nag-message ng project na ito sa akin kay Direk Maan na first time ko nakapatrabaho na sobrang bait na director, kay Direk Nila na nakakatrabaho ko naman po palagi, at kila Madam Isha, ang ating line producer, si Miss Jonah, si Ate Kat, si Bob, grabe sobrang mabait nila. Thank you sa production at pagtitiwala niyo sa akin. Oh ano, makeup! Usap sila, pasok ka rito. Galing ka rito. Nakat ka rito. Bilang crowd director, kailangan pag nagbablocking ka, bibigyan mo ng puso, istorya ang bawat galaw ng mga talents. Hindi lang puro lakad, kailangan nararamdaman mo kung ano yung ginagawa nila. May karakter sila sa pelikula. Malaki tulong ang mga talents sa paggawa ng pelikula. Tapos meron pa tayo reverse pa isa. Kasi wala si Miracle. Yes, yes. Yun.
Dito okay lang sa akin na medyo ano na si girl kasi nakainom na yan. Tapos pa ano lang pa ano. Ang experience ko po sa pagta-taping sa kalagitnaan po ng pandemya ay parang ganun lang din po, kaso hindi na po katulad ng dati na uuwi-uwi po. Mas meron pong mga bonding times kasi kapag yun nga po lock-in, tapos magkakasama po kayo sa parang isang lugar, then yun, dun po kayo nagkakaroon ng quality time, usap-usap po. Pananaw ko po sa peligula parang kahit ano pong napagdaanan ng magkakaibigan ng isang band, andun dun po yung parang nabuo nilang band sa isa't isa na kahit anong problema. Hanggang sa huli po is yun, magkakasama po sila. Maganda siyang panoorin ng mga kabataan ngayon katulad ko kasi more on ano po siya eh. Parang more on nangyayari po na hindi nakikita ng iba. Pwede kayong magbulak-bul sa droga, magpakabulok. Ayun, malas kayo. Sinahuli namin kayo. Who already did two good takes of his monologue? Thank you, Lord. Seems to be working. So, sulit yung kuyat namin kagabi when we tried to review. First punggol, monologue agad. Malupit si Direk Maan sa mga artista niya eh. Pero mukhang kaya naman. Awa ng Diyos. Okay naman ako. First day. Ha? Huh? First day after 10 years. Pumula ka na interview, ayoko ng ganyan. Hindi ako pang ganyan. Director's minute. Sa 3 minutes na. Pagawa mo kay Mike yung director's minute. Siya na yon. Ha? Kay Mike na yung director's minute. So kung may actor's minute, director's minute, hindi. Ay, kuya, paano yung monitor? Pag ganyan. Sino ang anis dyan? Ready, director. And straight, ha? And straight. Roll! Rolling. Kwento niya yung DOP's minute. May pakananan si Bombi, pinikap ko lang. Hindi ko alam, honestly, dahil may manunod pa ba ng sine? After nung masanay sila sa manood sa kanilang mga iPad. So, sana bumalik. Kasi iba pa rin na experience na manood sa isang dark room at captured audience. Iba pa rin yung emotions na makukuha mo sa panood kasi compared sa isang iPad. Sa plug na yun lahat, na naisip ko. Kasi dito na tayo. After ng last question ko. Iniimbitahan ko po kayo manood ng pelikula. Sigurado pong mamumulat ang inyong mga mata. Hanap mo ay ibig sabihin sa pag-delay ng unang umaga. Umaga na. Lumapit ka dito.